sa video na to. 6,500 steak dito sa Mamo dito sa BGC. Kakain tayo ng tatlong steak sa tatlong magkakalayong price points. Mula sa 99 pesos sa steak sa Lerma. Pati steak nyo, 99 pesos lang. Walang bogus dito. Lahat, lahat ng nasa menu, 99. Hanggang sa tumataginting na 6,500 dry aged steak sa BGC. Oh my God, parang this is like a carnivore feast. Tignan natin kung alin sa kanila ang pinakasulit. Ready ka na ba? Tura! Pops, unang stop sa cheapest steak natin ngayong araw. 99 pesos lang. Nandito tayo sa Lerma Street, dito sa Maynila. Excited na mag-steak. Tara! Pops Franz? Pops Chewy. Ayun, welcome sa Sampaloc, Manila. Maraming salamat, sa, sir. Tata Acho at Sizzling House. Kung saan, 99 pesos lahat ng klase. Yun nga, nagtatakaw. Totoo ba yun? Pati steak nyo, 99 pesos lang. Walang bogus dito. Lahat, lahat ng nasa menu, 99 Katulad pesos. Ng... Sizzling quarter, sizzling sirloin, sizzling liempo, pork chop, chicken, bangus. Hindi ka ba nalulugi doon pag ganun? Hindi naman. Ako okay na ako sa maliit na tubo eh. Okay. Basta marami. Ah. Kesa naman malaki pero konti. Volume tayo. Meron bang similarity sa pagiging isang police at isang businessman? Sa pagiging police naman at sa pagiging businessman, talagang yung pasensya. Talagang nandun kasi pag nagtayo ka ng business, hindi naman siguradong papatok agad eh. Ganun, diba? Hindi okay. Naman, pag nagtayo ko ng business, sigurado ako hit to. Di ba sir, 99 pesos lang yung steak nyo? Hmm. Paano mo na make sure na hindi nasasuffer yung quality pero masarap pa rin? Ay, talagang mapagmamalay ko lang sa'yo ha, dahil nandito ka, yung 99 pesos mo na hindi pwedeng gastusin sa mall o kung saan mang kainan, para ka na rin pumunta sa mga... dekalidad na restaurant. Talagang hindi okay, pa yeah. Hindi ipagyayabang ko to, hindi pa paulit to. Sir Franz, maraming salamat. Kakain na ako ng 99 pesos steak mo. Okay. Ano binihintay natin? Sure. Tara! Gentle lang. Pops, ito na yung ating cheapest 99 peso steak dito sa Manila. Pero bagong lahat, gusto mong pasalamat sa sponsor ng episode na to, ang Danghasu. This video is brought to you by Danghasu. Ang Danghasu ay isang premium mineral water made from Korea. Perfect para sa mga taong diabetic, matataas ang kolesterol, or kahit sa mahilig lang na kumain katulad ko. Ito'y may broccoli extract na may katangian para magpababa ng kolesterol at magpababa ng sugar. Meron din itong iba't ibang natural ingredients na tutulong sa ating kalusugan. Kaya naman marami itong benefits sa ating katawan, katulad ng pag-improve ng metabolism, pagkakaroon ng masarap na tulog, pagpapapayat, at marami pang iba. Ito ay FDA approved and clinically tested. Perfect partner ko ng Danghasu, lalo na't mahilig ako mag-trip sa iba't ibang lugar. Available ang Danghasu sa Shopee at Lazada. Eat more, drink more, and live more sa Danghasu. Boom pare, unang steak natin ngayong araw, 99 pesos. Look at this. May only rice ka, may only gravy ka, meron ka rin malaking chunk ng steak only for 99 pesos. Tignan lang natin. Okay, parang takes back memories. Pepper siya ng konti. Gravy-like texture. Ayan. Kuha rin ng konting kanin. Woo! Ang inis nun! Okay, wow! Malambot, in fairness ha. I mean, salt and pepper based lang siya. Malambot. Medyo juicy din siya. Alam mo no, kunyari estudyante ako sa UST, dito lang yung UST school ko. Kung bukas na to nun, panigurado kumakain kami niya Sir Rico, BJ, tsaka ni Andrew ngayon dito. I mean, for 99 pesos, kaya mong tipirin to, siguro makaka-apat o tatlong kanin ka. And then you have the only gravy na pwede niyong ulam din. Tama nga si Sir kanina, medyo kahit paano pasado to restaurant quality. Look at that. Ang laki. Last bite pare. Mas after ng meal na yun, magdanghaso tayo para pambalis konsensya. Punta na tayo ng meat price steak. Kung
pare, pangalawang steak natin, mid-price steak, dito sa Farmery Deli, sa Beef Homes Parañaque. Tapos pagkakaiba nito, eh, lahat daw ng steak na gamit na is organic, tapos grass-fed. Makita mo the overall vibes, eh parang ka nga talaga na sa farm. Ang gagawin ko, yung order ako ng kanilang prime Angus ribeye, mid-price, check natin. Tara! Pops, ito natin mid-price, 2,490 premium Angus ribeye. Look at this. Medyo nasa hot plate pa siya. Tapos meron siyang, pansin mo, meron siyang parang beef lard or crispy beef chicharon. Taba yan. Then you have that very generous amount of beef oil. Kuha na tayo. Look at that. Very juicy, flavorful, parang binabat sa garlic. But, in-expect ko lang, sana mas, alam mo, medyo mas tender siya. In terms of flavor, masarap. Juiciness niya, sobra din, and very oily and fatty. Try natin, i-dip sa ating chimichurri. You know that. Cheers! Ibang klase yung chimichurri. Very pa na ba? Herbal flavor na maming. Medyo luya din yung lasa niya. Pero dito yung parang chicharon nila. Kasi dip natin sa steak sauce. Panali yung steak sauce nila. Medyo parang may asim ng konti na peppery, gravy-like texture. Yung beef chicharon, yung dagdag crunchy texture dun sa steak natin. Pero the beef itself, malasa. Pops, ready na ako para sa most expensive steak ngayong araw. Punta na tayo. Last and most expensive steak natin ngayong araw, 6,500 steak dito sa Mamu, dry aged steak yung pare. So pagkakaiba, nung matatanong nyo, anong pagkakaiba ng regular steak sa dry aged? Yung dry aged, 28 days siyang dina-dry age. Tapos, sabi nila may pagkakaiba daw sa lasa nun. So galing US pa, yung pinaka-steak nila. I'm ready to dig, kinakadalong steak na tayo, pero ready pa ako sa huling steak at sa expensive steak natin. Pasok tayo na Mamu. Tara! Careful with desserts, okay? Okay. Dito mo na lang lagay yung steak, sir. Sir, with the dry bone and ribeye steak. Careful, sir. Hot steak. Boom, pare. Narito ng ating 6,500 steak dito sa Mamu, dito sa BGC. Look at this. Dry age, 28 dry age na steak. Yeah, this is bone-in ribeye. Look at that, the oil sa gilid natin. Parang katulad niya sa mid-price natin. And then you have the huge, ano ba to? Parang beef fat or beef lard crackling. Sige. Taba pa lang yun, pero masarap na. Maganda sa kanya, not too oily. And then you have the really rich flavor na nandun sa mismong parang chicharon natin. Punuhan na tayo. Oh, look at that. This is a medium rare. Look how juicy that is. Stringy and fatty. Kuha tayo ng isa. Tikman natin. 28 days dry aged ribeye steak. Wow. Fatty. Really fatty. Plus parang ewan ko yung mas organic, beefier yung lasa niya. And then, yeah, very tender, ultra tender, very juicy. And then, in terms of spice, di ko alam kung anong flavor yung lalasahan ko, pero parang salt and pepper lang siya na pina-times 5 yung flavor. Ito, mas masarap na kagad. Gusto ko isa pa. Parang extra oil nila dito. Ang daming taba nun. Mm.
sauce niya sarap, parang hickory style barbecue. Tapos hindi ko alam, meron siyang parang aromatic, strange flavor na siguro dahil sa dry age na mas nagpapa-rich nung lasa niya. Look at this pork. Oh my God, parang this is like a carnivore feast. Feel ko na sa Flintstones ako ngayon tapos kumakain ako ng malaking karne in a dry age expensive steak. Ang sarap nun. At syempre, after every meal, pampatagal konsensya, danghaso tayo. Pops, dyan nagtatapos ang ating tatlong steak food trip ngayong araw. Pare, overall, i-breakdown natin isa-isa. Dito sa most expensive steak natin, Pops, in terms of flavor, syempre, ito yung the best. Pangalawa na yung mid-price, masarap din, mas abot kaya, marami rin yung serving. Pero kung tatanungin mo ko yung pinaka-favorite ko, siguro doon ako sa 99 pesos na Andy Reyes's Andy Gravy. Parang mas nostalgic siya sa akin. Ito yung tipong steak na kakainan namin ng mga tropa ko. Maraming salamat sa panonood, pare. Kayo na bahala, kayo na mag-away-away sa comment section. Kaya kung nagustuhan yung video to, huwag kalimutan yung subscribe sa YouTube channel. Chewy Sauce Pops, Chewy, nagsabi, stay safe. It's a good night and good bye-bye. Danghaso! Bye.